isa sa mga goals mo ngayon taon 2021 magkaroon ng mas magandang trabaho at mas malaking sahod. Pareho tayo. I suggest na panoorin mo itong video itong gandulo kasi baka may mapulot kang kahit paanong inspirasyon o kung ano man. Pero matapos nga ang ilang buwan ba? Hindi naman, nakapaglaro pala kami nung bago magpasko. Pero sobrang tagal bago ulit ako nakapaglaro ng basketball. At kanina naglaro kami kasama yung mga pinsan ko. Pero kami-kami lang naman no, sa compound. Kaya pinayagan kami nung nirentahan namin na court na maglaro. Walang ibang kasali kundi kami lang para safe. Grabe, sobrang nakakapagod and sobrang bigat ng pakiramdam ko since sobrang tagal ko na hindi nakakalaro. Kaya lang, hindi nakuhanan yung mga shoot natin, no? Pero totoo, nakashoot talaga tayo, guys. Nakashoot naman kahit pa paano. Sa kasamaang palad, nasira yung sapatos natin, no? Since wala nga tayong basketball shoes, kaya yung lifestyle shoes yung ginamit natin. Yun nga, kuluyan na nasira yung sapatos natin. So, kaya naman, nag-check tayo online ng pwede natin mabiling sapatos. Yun, so baka na nga lang natin sa mga susunod na kabanata kung ano magiging desisyon natin. Kung bibili ba tayo ng mas mura? Mas mura pero hindi gano'ng matibay. O bibili ba tayo ng legit na for sure mas mahal? Ayun, so baka na lang natin, no? Habang pag-iisipan ko nga yung bagay na yun, isip ko din bigla yung isa sa malulupit na bagay na natutunan ko noong 2020. At ito nga yung ayaw ko palang magtipid. Ayaw ko palang tipirin yung malaking chunk ng sinasahod ko at itabi at i-invest siya. In fact, sa totoo lang, hindi naman siya nagmamayabang, no? Ayaw ko matrigger yung mga tao, pero may purpose kaya ko ito babanggitin. Nasa 60-80%. Sabihin natin mga 75% nung sinasahod ko nung 2020 naitabi natin. Na dati-rati, halos 10 to 20% lang yung naitatabi ko. Halos minsan nga, per year, wala pa eh. And isa pa nga sa natutunan ko nung 2020, hindi pala ibig sabihin na meron kang panggastos or afford mo yung isang bagay, bibilhin mo siya agad-agad. So talagang pinag-isipan ko na matagal kung ano yung use nito nung paano siya gagamitin? Meron ba tong potential na maka-create, maka-add ng additional value or income sa akin? So, isa na nga dito yung NBA cards, di ba? Ang value nun, napasaya niya ako. Plus, yan, nagkaroon pa ako ng side business. Tapos itong camera. So, meron nga tayong mga iba pang mga plano para makagawa tayo ng mga iba pang content. So, ganun na yung pag-rationalize ko ngayon sa paggastos. Kaya naman yung sapatos and kung bibili ba ako ng mumura yan from Shopee, Lazada o bibili ako ng Orig kahit sale man yan, pinag-iisipan ko rin na matindi. Ayan nga. So, usapang Shopee. Pero hindi pa tayong sapatos, bilis naman same day. Pero usapang value at pagtitipid. Nga tayo ng mga magagamit natin sa Shopee. Lahat naman to, lahat ng bilili ko, magagamit na. So, wala namang blue dito. Tulad nito, ito yung ano, yung card na knife na pwede nating box opener pag nag-unboxing tayo. O, diba? May purpose pa rin yan. Nagamit pa rin yan. Talagang 15 pesos. Screwdriver. 99 pesos. Uy, ayos to ah. Naabangan natin. Ito nabili ko ito for 150. Ano siya? Trimmer or razor. Kung tawagin natin. Para pag may pagkakataon, pwedeng pag-aralan ko lang paano gupitan yung mga gilid-gilid ng buko. Gumagana ba ito? Uy! Gumagana na agad oh. Siyempre, laman ng isang to ay yan, mga tools pa rin. Magamit pa rin natin ito sa bahay. Sabot ka ito yung tsura nito. Parang may langis. Hindi ko maintindihan. Wow. Yan. May gamit din naman natin yan. Yan. Ito pala yung holy sauce, guys. Ganito siya kalaki. Yan. Digital bag. Lagay ng mga hard drive, USB. Tapang ko lang ito. Ay, nako. Yan. Pasensya na, guys. Lipat tayo na lipat na. Ito kasi, alam niyo naman, medyo maaga pa rin yan, ano pa lang ngayon, 429 and low-key vlogging tayo. Yun nga, so mabalik tayo sa seryosong usapan. Meron akong isang bagay na gusto kong share sa inyo na alam ko somehow, hindi naman
alam ko talaga, hindi ako sigurado, pero sana somehow ay matulungan kayo. Ito nga eh yung paano nga ba makakahanap ng trabaho na medyo may kalakihan yung sahod. Sige, lagyan na natin yung context sa Maynila. Okay, so currently, nabiyahan tayo ng isang maayos na trabaho. Again, hindi ito para magyabang. Kung feeling mo matitrigger ka ng video na to at you will feel bad about this video, ang suggestion ko eh siguro skip mo na lang muna tong video na to. Pero kung ikaw ay isang tao na naghahanap ng motivation or inspiration, alam mo yun, magsimula ulit ngayong 2021, eh I hope panoorin mo tong video na to. So 2019, nag-decide ako na bago ako mag 30, kailangan ma-reach ko tong certain amount na to, certain sahod na to. And naging firm ako dun, no? Set ako ng goal, nag-set ako ng target, and I acted upon it. Speaking of, una natin kailangan gawin. Number one, mag-set ka ng goal and target mo. Magkano ba yung sahod na gusto mo ma-achieve ngayon taon? Tapos nun, mag-research ka ng mga oportunidad. Nandyan yung Jobstreet, Caliber, Facebook groups. Marami. Marami tayong pwedeng hanapan ng trabaho ngayon. Once may target ka na, and na-research mo, okay, ito yung target na sahod ko, ano yung mga oportunidad dito? Check mo ngayon sa mga oportunidad na yon, kung tingin mo, alin yung kaya mong panindigan. Okay? Mahalaga yun. Kasi doon na magpo-fall yung mga skills mo. And kung anong responsibilidad nga yung kaya mong panindigan. Napakahalaga nun in the long run. Kasi pwede ka pumasa sa interview, makukuha ka sa trabaho, tapos at the end of the day, hindi mo pala kayang gawin. So mahalaga yung self-awareness. Ano yung skills mo currently? In terms of skills, napakahalaga na beforehand, ipinaghahandaan mo to. Hindi siya nabubuo ng buwan, minsan maabot ng taon. Kaya mahalaga na binubuo mo rin yung skills mo and yung credentials mo. Okay? So, what if wala ka pa ng skills o wala ka pa ng credentials? Hindi pa huli para mag-start ka na i-build yun. Build mo yung character mo, build mo yung skills mo, build mo yung credentials mo. Pero kung ako yung tatanungin mo, ano mas mahalaga? Character, skills, credentials? First, character, attitude, napakalaga niyan. Tinitingnan niya ng mga nag-interview sa'yo at ng mga kumpanya. Pwedeng magaling ka nga, pwedeng maganda nga yung credentials mo, pero yung ugali mo naman eh, hindi maganda, hindi pasok sa kultura ng kumpanya, wala rin siyang silbi. Okay? Sunod na mahalaga is yung skills mo. Okay? So, actual experience. Mag-aral ka, practicein mo, experience, napakalaga nun. Pangatlo, credentials. Usually, sa interview, ito yung unang nakikita ng mga nag-i-interview sa'yo. Ugali kasi, hindi naman agad lalabas yan eh. Sa interview, hindi naman agad nila makikita yun sa'yo. Pero ano yung una nilang makikita agad? Credentials, okay? Ito yung isang bagay na hindi ko rin nagawa. Mag-build ng credentials, kaya dinadaan ko sa communication skills. Ganun ko siya, yun yung pambato ko, kumbaga. Wala ako nung credentials, wala akong masters, wala akong maraming certifications. Pero nadadaan natin siya sa communication skills. Yun pa rin yung mahalaga. Paano mo ibebenta yung sarili mo? Actually, mayroong mga kumpanya na mas mataas yung binibigay na sahod sa may mga certifications kesa sa walang certifications. Yun yung ano, rule ng corporate world eh. Kung sino yung mas maganda yung credentials, yun yung mas malamang na makukuha ng mas mataas na posisyon. Kaya naman, yun yung isang bagay na ayaw ko sa corporate world. No? Kahit na mas magaling ka sa isang tao, pero may credentials siya, malamang mas tataas yung posisyon nito kesa sa'yo. Pero ibang topic na yan. Naka-research ka na, nakapagkita mo na yung gusto mong apply na trabaho. Pasok sa skills mo, pasok sa target na sahod mo. Okay? At magpapasa ka na ngayon ng resume mo. Yun yung isang napakalaga. Kailangan makita nila yung kakaiba dun sa resume mo. Paano may gagawin yun? Yun nga, yung pinakamaganda sana is credentials. Pero ano pa yung mga bagay na pwede mong ilagay dun sa resume mo? Maraming iba't ibang paraan para pagandahin yung resume mo. No? At isa na nga dyan eh, ilagay mo yung mga problema na nakaharap mo dati at paano mo yung sinolusyonan. Ang goal lang talaga dun is kailangan mo ibenta mo yung sarili mo sa resume pa lang. So, i-research nyo na lang paano gagawin mas mabulaklak yung resume nyo. Kung wala ka pang credentials, huwag kang mawawala ng pag-asa kasi mayroong paraan. Paano kaya nasabi? Kasi nga, nangyari yun sa akin. Imagine, nag-apply ako sa isang kumpanya na kailangan ng marami kang certifications. Bakit? Kasi consultancy firm. Kasi magiging consultant ka eh. Yun yung in-applyan ko na trabaho. Kailangan marami kang certifications kasi doon malalaman kung kaya mo ba talagang mag-consult sa iba't ibang kumpanya at kung meron ka bang kakayanan. Pero nalusutan nga natin yun kasi ginawa nating mabulaklak yung resume natin.
pinakita natin doon yung ano yung mga challenges, ano yung mga problema na nasolusyon na natin dati at the same time. Okay, ano yung mga solusyon na ginawa mo? So, yun yung isang approach na ginawa ko. Pero again, maraming mga solusyon na pwede kayong makita sa internet. Isa pang mahalaga bukod sa resume mo is yung cover letter. Cover letter, research na lang yung maraming mga samples online. No? Pero yung cover letter, ito yung siguro 1-2 paragraph na kukwento mo kung sino ka, ano yung nagawa mo, bakit kanila kailangan sa kumpanya. Ayun, mahalaga rin yun. No? So, nasubmit mo na yung dalawa. Nandiyan na yung resume, nandiyan na yung cover letter mo at actual interview na. Sa interview mo, nandun nga papasok yung communication skills na yung character. Kailangan lumabas yung character mo. Tatanungin ka ngayon kung yung mga specific na responsibilities ba ay kaya mo ang gampanan. Ayun, huwag kayo sinungaling. Hindi mo kailangan magsinungaling. Kasi nga, ano eh, di ba? Nag-prepared ka naman eh. Diba sabi nga natin, kailangan prepared ka with your skills, with your character. So, ikwento mo lang yun. Ano yung mga experiences mo and ano yung hindi mo kayang gawin. Be honest. And kailangan lagi may pambawi. Actually, meron ako na-interview nitong nakaraan na sobrang galing. Babae siya, 23 years old. Inamin niya sa akin na, sir, sorry, hindi ko to kayang gawin. Pero sir, if I may mention na promote po ako agad within a year. Kasi ganun po ako ka-adaptive. Natutunan ko yung mga bagay na yun within a year. Kaya na-promote agad siya. So, na-impress ako sa kanya na kahit yung specific na technical skill na hinahanap ko, eh wala sa kanya. Pero since in-explain niya sa akin na, sir, kaya ko yung pag-aralan. In fact, na-promote pa nga po ako within a year yung sa previous company niya. Eh, na-impress ako sa kanya. No? So, actually, in ongoing processing pa yung application niya. Pero, nag-iwan siya sa akin ng malupit na, ano, malupit na, na mark. Kumbaga na, ah, okay. Okay to. Okay, i-hire tong tao na to. Kasi, yung sitwasyon na hindi siya nagsinungaling, okay? Hindi niya sinabi na, sir, kaya ko yan. Sinabi niya, hindi ko po yun kaya. Pero, di ba? So, pwede niyong gawin yun. Pwede niyong baliktarin yung sitwasyon. So, dun pala makikita niyo na kung anong klaseng worker or empleyado yung tao na yun, no? But again, yun. So, lahat kasi lang nasa interview, eh, puro sabi lang. Pwede mo naman sabihin na, oh, hindi. Pwede mo naman daanin sa yabang, di ba? Pwede mo naman daanin sa yabang. Pero, at the end of the day, skills pa rin kasi talaga yung titingnan. Pwede kang makalusot, pero for sure, ikaw din yung masistress kapag nasa actual na trabaho ka na and wala ka nung skills na hinahanap sa'yo. So, medyo mahirap din. Kaya, mahalaga na i-build mo talaga yung skills and yung character mo. Okay. So, dumating na ako, balik ako dun sa sarili ko dun sa interview. No? Dumating ako sa bargaining na. Okay, nakalusot na ako sa interview. Ngayon, after one day, two days, kinontakt ako na sabi, oh, ano, kailan ka babalik dito? Ano na, i-present namin sa inyo yung job offer mo. Okay? Pero dun pa lang sa interview, sinabihan ko na sila na, ito yung target amount ko. Naalala niyo, di ba, kanina? Kaya sabi ko, dapat panindigan niyo yung goal niyo, yung target niyo. Magkano ba yung goal niyo, magkano yung target niyo? Dito na nagpa-fall yung tinatawag na haggling o bargaining, okay? Kaya mahalaga na alam mo yung presyo mo sa sarili mo. Yung sa interview pa lang sinabi ko na ito yung presyo ko, ito yung target na salary ko. I'd be happy kung bibigyan niyo ako ng higher, pero ito yung lowest I could go. Dumating na sa job offer stage, represent na sa'yo kung magkano yung offer nila sa'yo na sahod. Okay. Yung job offer, pag binigyan kayo ng job offer, most likely, surable na yan. Alam niyo kung bakit? Kasi pahirapan talaga na makahanap ng mga empleyado ang mga kumpanya, lalo na kung specialized skills yun. Maisingit ko lang, marami kasi sa atin ang gusto ng mas malaking sahod, mas magandang trabaho, pero ayaw ng responsibilidad. Yun yung malaking problema, no? Kasi, kaya ka bibigyan ng mas malaking sahod, at least dito sa atin sa Pilipinas, no? Gusto mo na mas malaking sahod, lalo na sa Maynila. Kung gusto mo na mas malaking sahod, ang babayaran sa'yo is yung responsibilidad na panghahawakan mo. Aside from skills, aside from your talents, eh yung responsibilidad. Okay, so, malamang sa malamang, eh sa paglaki ng responsibilidad, eh sa paglaki rin ng sahod mo. Unless yun nga, yung mga ano, no, specialized skills. So, sa pagkonti ng mga tao na may skills na hinahanap, eh sa paglaki rin ng sahod. Pero bukod dun, yun nga eh,
Kasi hindi talaga pwedeng paghiwalay yun yung success and yung responsibility. So parte na rin siya, no? So siguro kailangan din natin mawala yung takot na humawak ng responsibilidad. Kasi ganun talaga yun eh. It's either maging nasa comfort zone ka lang, tanggapin mo na, sige, nandito lang ako, okay pa naman ako dito, na ito yung sahod natin, versus sa magkukuhaan mo yung leap of faith na yun, na parang sige, mag-step up ako, papanindigan ko to, kuha ko ng panibagong responsibilidad para makamit ko yung mga goals ko. So yun yung kailangan natin pagpilian, mag-play safe ka o take risk. Okay, so yun lang naman, I guess yun yung kailangan natin. Yun yung parang extra push ba? Lagi natin naririnig na get out of your comfort zone. Pero totoo kasi yun, guys. Kapag mas challenge mo yung sarili mo at nag-take ka ng risk, mas rewarding. Ganun lang naman yun eh. The higher the risk, the higher the reward. Diba? So, mas malaki yung risk, mas malaki yung potentially yung pwede mong makuha rin. So, for this year, 2021, siguro yun yung challenge sa atin, na alisin yung takot na sumubok ng mga bagay-bagay. Kung ano man yan, hindi lang naman tutungkol sa sahod eh. Pero overall, ano ba yung pumipigil sa'yo ngayon para gawin yung mga bagay na gusto mong gawin? Actually, ano rin yun, para din sa akin yun, na ano ba yung mga bagay na pumipigil sa akin? Actually, madami. Pero isa-isay natin yan sa mga next videos natin. Ayun lang mga kaibigan. Subuin lang natin yung story, ano. Nag-decision ako na kailangan kong magkaroon ng gantong sahod before I turn 30. Nag-act upon it ako, nag-apply ako, dumaan ako sa interview, nanindigan ako na kailangan ganito yung sahod na makuha ko. Nakuha ko siya, at ngayon, kaya I'm super thankful ako na ginawa ko yung decision na yun bago mag-quarantine, bago mag-pandemic. And dahil nga nag-take risk ako, dahil nanindigan ako at nag-decision ako, nakuha ko yung reward na yun. And hopefully, pag dumating din kayo dun sa sitwasyon na ganun, eh, weigh nyo rin kung ano bang mas mahalaga sa inyo, yung comfort o yung reward. So, most likely kung comfort, baka hindi siya maging ganun ka-rewarding. Nasa sa inyo naman yun eh. Ano bang mas mahalaga sa inyo? Kung okay ka naman at masaya ka sa comfort na nasaan ka ngayon, walang problema. Pero kung gusto mo ng reward, most likely kailangan mong mag-take ng risk. Kailangan mong alisin yung fear na yun at mag-step up. Kailangan mo i-push yung sarili mo. Kung nagkaroon ng pag-asa ang Warriors ngayong season, ah. Steph Curry! Kablam! Okay, so yun nga kayo mga kaibigan, usapang damage. Meron tayo ditong damage slab na graded cards. So, lugi na agad dito tayo, guys. Yan, so, benta na lang siya sa Shopee store natin for cheap. Siguro mga 400 pesos na lang to, guys. Pero itong Kobe. Dito naman yung tama niya. So, inilala ako kasi dito, na-deliver to ng ano, ng hindi naka-box eh. Yung sayang naman. So, hindi nyo pa na-visit yung NBA card store natin sa Shopee. Yan, makukuha nyo ito ng mura na lang, guys. Okay, mga kaibigan. So, hanggang dito na nga lang muna ang ating video. Sana kahit paano may natutunan kayo dito sinare ko. Medyo iba sa nakasanayan natin. No? Pero Sana, pinasutulad kayo. Thank you guys, maraming salamat sa panonood, at hanggang sa muli.